Number 4, 5, 6, 7. 7 heads tawag dito. Ngayon ito pong side na to, lumalim na rin to. Ang group dito, mga 7,000 na po ang downline dito. Ito number 7, itong side na to, mga 2,000 ang grupo dito. Ito po yung tinatrabaho ko ngayon. First week ng January po, may naipasok ko isang direct dito. Naipasok ko dito, nag 7 heads direct ko po. Tinan mo buti po ang benefits pag multiple account ka. Nung pumasok yung 7 heads dito, ang tanong yung number 7, may kita wala? Pumaris po ito ng 7,150. Magkano yun? Number 7, kumita po ng 10,500. Ang tanong, yung number 3, may kita wala? Number 3, 7 rin po ito, 7,150 din to. 7,150, number 3, kumita rin ng 10,500. Ang tanong, yung number 1, may kita wala? Kumita rin niya ng ilan? Kumita rin niya ng 7,150. Isa, dalawa, tatlo. Kumita rin niya ng 7,150, 10,500. Tiyan mo buti ha? Tatlong beses kang kumita sa isang trabaho. Kapatid, pag nag-single account ka, tingnan mo buti ito ha, single account, isang ulo lang kinuha mo, ikaw yan. Imagine lumaki rin yung grupo mo. Nagkaroon ka rin ng 10,000 downline dito, super bilis din yung side na yan. Nagkaroon ka rin ng 7 heads dito, nakapagpasok ko ng 7 ulo, ikaw din na nag-direct. Nangyari sa'yo, nangyari sa akin. Kapatid, kumita ka ng 7,150. Ang kita mo dyan is 10,500. Ang tanong, yung ginawa mo ba at ang ginawa ko, parehas lang. Ang tanong, yung kinita ko ba at ang kinita mo, magkaiba? Ang tawag yan, structure. Simula mo ng tama para matapos ka ng tama. Tama? Ngayon, hindi mo kaya ang 7 heads ka agad, pwedeng ganun, patuhog. Or pag ganito, 4 head. Magkano kapital ng 7 heads? Pakita ko na po sa inyo, ha? 7 heads, maglalabas ka po ng 55,860. Pero para sa akin, wala pong kapital yan. Bakit? Ganito po yan. Once na naglabas ka ng 7 account, 7 heads, etong structure na gagawin nyo, parang katulad ng structure ko. Kapatid, may overnight commission po yan. Babalik na commission. Bakit? Yung anim na yan, consider direct mo yan. Bakit? Nasa ilalim, pangalan mo rin yan, pero consider sales mo na yan. May babalik po na direct referral bonus sa 3,000, plus meron kang sales match na 5, total commission of 10,500. Kinabukasan, makukuha mo na yan. Kung ikay may BDO account, pwede mo na i-transfer. Ito maganda. May produkto po kada isa niyan. At ang product ng kada isang account is 6,800. Pag nabenta mo ang product is 47,000. Kapatid, kapag nabenta mo ang product, bumalik sa'yo 58,000 na. 55 lang ang nilabas mo, 58 ang bumalik. Ang tanong, bawi o kita? Hindi ka pa nagtatrabaho. Worst scenario, hindi ka pa nakapag-invite, bawi mo ng kapital mo. Anong gagawin mo? Lagyan mo ng 8 tao yan. 1 and 2, ilagay mo yan. Pag nilagay mo si 1 and 2, ang number 4, may kita. Ilagay mo sa 3 and 4, number 5, may kita. Sa 4, ang number 2. Tama? Ilagay mo si 5 and 6, may kita to number 6, may kita number 1. Ilagay mo si 7 and 8, sa pool ang number 7, 3 and 1. Lahat tinatamaan. Pag nailagay mo ang 8 taong yan, kapatid, ang kikitain mo na is 22,000. Kayo po nagbabangko, alam nyo po ang interest ng bangko ngayon. Magkano interest rate ng savings account? 0.25% per annum. 0.25%, ibig sabihin na 1,000, may kitang 250. Yung 55,000 na approximately kikita ng mga 20 pesos sa isang taon. Ilagay mo sa yung global, pag-usapan natin, trabawahin natin, wala pa isang buwan, tapos yan. Tama? Guys, may paikita lang po isang account. Kanina, pinagda-download ko yung mga account ko. Yung 7 heads ko pala, ito na pala yung total na kinita. Tiyan mo buti po ha? Pakita ko lang po sa inyo. Yung main head, ito po number 1. Dali ha? Magkano ang kita ng number 1? Magkano? 11 million. Yung number one account. Number one, kumita ng 11 million. Number two. Magkano? Ano yung number two? 2.7. Number three. Magkano kinita? 1.6. Number four. 1. Number five. 850. Number six. 590. And number seven. 1.5. Total magkano? Investment of 55,000 po. Total earnings is 20 million. Kapatid sa negosyo, wala kang makikita investment na ganyan. Magpaikot-ikot ka na sa buong Pilipinas, wala kang makikita ganyan kabilis ang return po. Okay, ngayon ganito. Balikan po natin itong pinakita kong mga figure. Ano po yung pinakamaliit dito? Ano yung pinakamaliit dito? 590,000. Kapatid ko, ikay may bit-bit na 590,000, dala-dala mo, naiwan mo sa taxi. Pag-uwi mo, anak ko na, wala ang 590,000 ko. Anong mararamdaman mo? Magsasaya? Malulungkot? Makakatulog ka ba? Hindi, magwawala ka. Magagalit, tama?
Bakit? Nawalan ka na mahigit kalahating milyon. Kapatid, pag hindi ka sumali sa AIM Global, lahat ng yan mawawala sa iyo. Okay. Ang tanong, nagustuhan nyo ba ang negosyo? Yes. Nagustuhan nyo ba ang kitaan? Yes. Problema ba ang kapital? Yes. Ilaw, bro. Yes din. Alam nyo po, normal po yan. Gaya nung sinabi ko po sa inyo, nung ako na-impita sa AIM Global, pinag-uusapan pa lang po ang kapital, nagdidilim na ang paningin ko. Kaya lang, sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming... Ano pong ginawa kong paraan? Ang ginawa ko po, sinabi ko na sa inyo kanina, nagpunta ako ng... Namasyal ako sa London. Loan dito, London. Alam nyo po, hindi ko kinahihiya na nangutang ako para makasali sa AIM Global. Alam nyo bakit? Kung hindi po nangutang, malamang empleyado pa rin ako hanggang ngayon. Kung hindi ako nangutang, hindi ako nakabili ng tatlong kotse. Kung hindi ako nangutang, hindi ako kumikita ngayon na mahigit 500,000 per month. Kapatid, kung wala kang pera, gawin mo yung ginawa ko. Pero may counting bonus po ako dahil malakas kayong pumalakpak at malakas kayong magsisigaw ng yes. Yung unang tatlo po na mapili ko, tutulungan ko po sa 7980. Pagharap ko po. Oh, bilisan nyo lang po. Ang unang magtaas ng kamay, pagbilang unang tatlo at makita kita, ikaw unang tutulungan ko sa 7980. 1, 2, 3! Taas! Seryoso. Ako pipili ha, Okay, taas ang kamay, okay. Ako pipili. Dito tayo. Isa ka na, tita. Ayan. Isa pa. Mami, sama na kita. Dalawa. Dito pa. Walang energy dito. Eto, isa. Ito. Okay, ikaw nga. O, tutulungan talaga kita, seryoso ako. Pero tanungin ko muna, yung tatlo, sino yung tatlong ten nagtaas ang kamay, May requirements po ako dito, ha? Sasayaw po kayo dito. Pwede daw. Dito, tatanungin ko lang po muna mga edad niya. Ilan taon na po kayo, mami? 73. Gaya nung sinabi ko sa inyo, tutulungan namin kayo saan? Sa 7980. Huwag kayong mag-alala, seryoso po ako dito. Mami, ilan taon na po kayo? 56. Mami, ilan taon ka na? 53. Okay, isa pa. Ginaganahan ako. Yung bata na, bata. Ilan taon ka na, ma'am? 22. O sige, pwede na itong apat na to. Palakpakan po natin itong apat na to. Alam niyo po, kayong apat, hindi niyo makakalimutan po ang petsa ng February 20. Bakit? Seryoso po kami, mga mami. Tutulungan po talaga namin kayo. Tutulungan po namin kayo ma-realize kung paano magkaroon ng 7980. Realize lang po, mami, mabigat-bigat yung 8,000 na yan. Okay. Eh, ako po yung nanghiram ng edad lang para pagtulong-tulungan natin. Ako naman po mismo, nung na-invite ako dito, pinag-uusapan pala ang 780. Problema ko rin talaga yan eh. Okay. Para sa lahat na po ito, ha, mga mami, tanggalin niyo po ang personality niyo dito. Hindi na po kayo ito, ha. Ito po yung number na lang. Hiniram ko lang sa inyo. Sa mga nakaupo po ngayon dito, sa seminar room na to, na ito na ang edad nyo, or malapit dito ang edad nyo, at ito pa rin ang problema mo. Abay, kabahan ka na sa buhay mo. Alam nyo bakit, mga patid? Hindi mo dapat sinapit ang edad na yan hanggang ngayon wala ka pang pera. Ibig sabihin niya, may kulang ang ginagawa. Tama? O sa mga bata naman, mga kapatid. Sa mga bata ngayon na nasa seminar room na to, payag ba kayo sumapit sa mga edad na yan? Na yan pa rin ang problema mo. Sabi ng ibang bata, Tingnan niyo pong mabuti mga kapatid, ha. Iba't iba ng edad, isa lang ang problema. Pera. Kumbaga sa sakit, may sakit po tayo sa bulsa. Tama? Ngayon ang sakit, ang tanong, nagagamot hindi? Gusto niyo bang gamutin natin yung sakit mo? Yes. Ito, may ibibigay po sa inyong gamot. Pag ito ginawa nyo, tanggal ang sakit sa bulsa. Pero bago magamot ang sakit, kapatid, kailangan diagnostic. Ang mga doktor, Dr. Arlo, may doktor tayong guest. Ang doktor po, bago pagdating sa clinic, anong gagawin sa'yo? Da-diagnose, di ba? Di ba? Ubo. Sa likod, ubo lola. Anong sakit ko, Doc? Ubo. Di ba? Tawag ng diagnostic. I-diagnose natin kung gano'ng kalala ang sakit mo. Anong taon po ngayon? 2014. Namumblema ka ba sa laman ng bulsa mo? Yes. O, balikan po natin yung nakaraan limang taon mo. Noong 2000 and...
Nine ba? Ito din ba ang problema mo? Yes. Kapatid, limang taong ka nang may tumor sa bulsa. Malala o malala? Ang tanong, willing ka bang tulungan namin gamutin ang sakit mo sa bulsa? Yes. Sa nanonood ng video ngayon, willing ka bang gamutin ang sakit sa bulsa? Yes. Okay. Ngayon, for the next 5 years, ito ang gamutan. Chemotherapy tawag yan. Gusto niyo ba pagdating ng 2019, marami ka ng pera? Yes! Sino gusto niyo mama for the next 5 years? Yes! Oh, ito gagawin natin. Kung gusto niyo yan, katulong niyo kami sa right direction. Ito ang gagawin natin. Ang isang drum po, pag may pumapasok na tubig, yan po ay mapupuno. Tama? Pero kapag ang drum ay butas, imposibleng mapuno. Ito yung nangyari sa atin. Laliman natin ang gusto. Ano nangyari sa nakaraang 5 taon? Kumikita ka ng 10,000, gastos mo 10,000. Kapatid, sa mathematics po, 10 minus 10, anong sagot? Zero. Magtrabaho ka ng 20 taon, ano pong sagot? Zero. Any number multiplied by zero, the answer is? Zero. So anong gagawin mo sa equation na to, anong gagawin mo para ito'y mapuno? Dalawa lang po, mga kapatid. Napakadali ng solusyon. Lakihan mo ang kita mo, bawasan mo gastos mo. Tama? Unahin natin ang butas. Ano po yung butas na yan? Tawag yan mga basic needs. Yan po yung mga pang-araw-araw nating gastusin. Andiyan po ang pagkain, tubig, kuryente, pamasahe, gatas, diaper ng anak mo. Ang tanong, pwede bang tapalan ng ilang butas para mapuno? Yes, huwag ka kumain. Sabihin mo sa mga anak mo, anak, oxygen lang tayo, ha? Mga anak, inhale, exhale. Pwede ba yun? Hindi. Hindi pwedeng tapalan yan. Tubig, pwede ba? Anak, yung toilet bowl natin, once a week ang flush, siya tipid tayo sa tubig. In short, mga kapatid, pag dito ka nag-focus, mahirap kontrolin. Bakit? Hindi ikaw ang nagdidikta dito. Kahit mag-rally ka araw-araw sa Malacanang, hindi bababa ang presyo ng bilihin. Bilang individual, kung gusto mong yumaman, dapat you are in control. At ang control mo, ito, yung kita mo. Yung nakita niyo po 780, lilima naging kumabuti, hindi po yung gastos. Yan po yung kapital, investment sa isang negosyo. Noong nakita ko po ito, pinag-aralan ko mabuti, umatay ng mga seminar, umupo sa mga speaker. After 1 year po, meron akong employment ng inikita, meron akong part-time earnings sa negosyo. After 1 year, hindi na bumaba ng 100,000 per month ang inikita with AIM Global. Imagine mangyari sa ito. Ito ang kinikita mo by the year 2015. Ito ang ginagastos mo. Ang tanong, mapupuno o mapupuno? Pag napuno, aapaw po ba? Pag umapo, ilagay mo sa mas malaking lalagyan. And ang principle ng pera, your money makes money. Pag ang pera niyo po nakalagay sa investment, nagkakaroon ng tinatawag na multiple source of income, mas mabilis ang pagpasok. Ito walang butas. Ang tanong, mas mabilis mapupuno? Tama? Pag ito napuno, ang nakukuha ng family mo, ang family mo hindi po needs. Ang nakukuha ng family natin, yung mga wants, yung gusto mo. Yung gusto mong pagkain sa anak mo. Yung gusto mong bahay na tirhan. Yung gusto mong ospital pag nagkasakit ang anak mo. Yung gusto mong school na pag-aralan ang anak mo. Kapatid, ang tawag yan mga pangarap. May pangarap po ba tayo? Yes! Ang pinakamahirap na tao, hindi po yung taong walang pera, kundi yung taong walang? Nangangarap ka ba ng magandang kotse? Yes! Nangangarap ka ba ng magandang bahay? Yes! Nangangarap ka ba ng maraming savings? Yes! Lasa yung pangarap mo, nagkakahalaga ng mga 30M at nakuha mo, masaya o masaya-masaya? Bakit po gumamit ng 30 million? Kausap ko noong isang araw po yung financial advisor ko. Sabi sa akin, Nestor, kung gusto mong kitain ng pera mo, yung kinikita mo sa AIM Global, dapat ito ang investment mo. Saan ko ilalagay daw? Either ilagay mo sa mutual fund or sa UITF. Yung kinikita nito, sapat for your wants and for your? Tawag po dyan financial freedom. Lahat po tayo pwede makarating dito kung aware ka sa kinikita mo ngayon. Ngayon, reality check. Tingnan natin mabuti kung kaya. Ang pagpunta po sa pangarap, walang pinagkaipo po yan sa biyaheng malayo. Ito po yung pinagmumula ng kita natin. Isang self-employed, pagiging empleyado, pagiging negosyante, pagiging investor. Kapatid, nasaan ka pa dyan? Pag nasa kategoryang ganito po, tinatawag po yan ni Robert Kiyosaki na linear income. Pag sinabing linear income, 100%, ikaw ay mag-isang gagawa para may pera. Mag-isa, isang empleyado, hindi pumasok. No work? Mabagal po dito. Example, isang empleyado na sumusweldo ng 10,000 sa isang buwan. Incompute natin isang taon. Magkano ang total na kinita? Kumita po siya ng 120,000. 10 taon na nagtrabaho, magkano total na kinita? 1.2 million ang kinita niya sa 10 taon na hindi ginagalawan sweldo. Ibig sabihin ko, ikaw empleyado, pwede kang makaipon ng 1.2 million in 10 years na hindi ginagalawan sweldo. Ibig sabihin, nakikikain sa kapitbahay, nakikishampoo, nakikiligo. Sino po ang mga employed? Taas po ang kamay. Mga empleyadong katulad ko, taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Empleyado. O sir, ikaw po, naka-stripe. Ilan taon na po kayo, sir? 37. Ilan taon na po kayo nagtatrabaho, sir?
Ano 37? Sabi, since birth, nagtrabaho ka. Ilan taon na po kayo nagtrabaho, sir? 19. O bro, in 19 years mo sa pagiging empleyado, nakakaipo ka ba ng 10,000 sa isang buwan? Wala. La, sabi na la. Okay. O bro, bata ka pa naman, 37 ka pa lang. Mag-ipon ka na ngayon. Bakit? Pag umilagod ka ng 38, ito savings mo. Dagdaga mo 10 taon edad mo, 47, 1.2. Bakit kasi pinag-iipon? Para makarating ka sa iyong pangarap na 30 million. Diba? Kung 10 taon, 1.2 million. In 30 million, marireach membro at the age of 337. Kung ikaw si Abraham, anong point po? Hindi, joke lang bro. Anong point ko po? Kapag naandito po kayo, ang tanong, mararating mo ba ang pangarap mo? Hindi, maliban na lang kung nabuhay ka sa lumang tipan. Diba? Kalahi mo sila, Abraham, pwede. Pero tayo po'y nabubuhay, 60, 70, doon tayo mag-goal setting. Tama? Pumunta ka dito. Nung nakita ko po ang AIM Global, may trabaho ko, nagnegosyo sa AIM Global. Pwede naman part-time eh. After 1 year, nag-100,000 na po ako. Imagine mangyari sa ito, 100,000 in 12 months, magkano po yan? 1.2 million. Bakit mabilis dito? Kasi po dito, hindi linear. Pinag-uusapan dito, residual income. Sa residual income, meron kang 1%, maliliit na porsyento sa maraming tao, may kita kang pera. Kapatid, hindi lang, ang downline ko po sa Hawaii, mahigit 4,000. Ilan ang doktor na naandun? Ilan ang gumagamit ng produkto? May tig 1% ako, tulog ako, gising sila, may kita ako. Tama? Yan ang pagkakaiba ng negosyo. Hindi ka involved, maraming taong involved para kumita ka ng malaking pera. Ngayon, anong kailangan gawin? Una, huwag sigurista. Ano yung sigurista? Sige, sasali ako. Pero bago sumali ako, ito muna gagawin ko. Mag-i-invite muna ako ng dalawa para sigurado. Huwag niyong gagawin to. Bakit? Malalaman ng dalawa yung ginawa mo. Bro, member ka na ba? Hindi pa bro. Nag-invite muna ako para sigurado. Abay, ganun ba yun? Ay di mag-i-invite din kami ng dalawa para sigurado. Tama? At malalaman itong apat at yung pinagagawa niyong tatlo. Abay, ganun ba yun? Mag-i-invite din kami ng tigagalwa para sigurado. Dumami kayo ng dumami, walang kumikita. Bakit? Wala namang member dyan eh. Ang masama nito, ito naka-invite ng isa, sumali, lahat kayo, downline niya. Kaya ako sigurista ka, unang gagawin mo ito. Mag-join ka na kaagad, ilabas mo na 7,980. Bakit? Yung nag-invite po sa inyo, ang tawag dyan, sponsor. Well-trained na po ng company yan. Sponsor. Well-trained na ng company. Ikaw available ka ngayong Huwebes. Bukas makaluwas, ang damakmak na naman ang dala niyan. Tama? Paano kung nakasali ka ngayon? Bukas may dala siya, isa, nailagay sa'yo. Ang pangarap mo lang sana magkakotse. Eh, nalagyan ka ng taong pangarap, barko. Tingin mo kaya titigil to? Sa laki ng pangarap niyan, kapatid, bibili pa ng dagat yan. Pati dagat binili. Imagine mangyari, hindi ka pa nag-imit na may tao ka na. Di ba isang tao na lang makuha mo dito, para ka na ina-armalite ng 1-5? Tama? Kaya unang gawa ng paraan, ito po. Bibigyan ko na po kayo ng mga pamaraan, pumili na kayo kung anong paraan. Una, dasal. Pag-uwi niyo po ng bahay, konting dasal. Gamitin niyo po ito. Ito, tinatawag sa law of attraction, nandito po yung concentration ng positive energy. Kung kayo mananalangin sa bahay niyo, ilagay niyo sa sala. Bakit ang sala po, andyan po yung concentration ng positive energy. Ito, 2 minuto. Garantisado, sigurado, pagkatapos ng panalangin, mga 8,000 nasa harapan mo. Paano? Seryoso, ganito. Gagawin niyo itong seremonyang to, dapat tulog lahat ng tao. Dapat walang gising, ha? Ikaw lang ang gising. Ganito. Kasi nakakahiya. Ito gagawin mo. Okay. Pikit. Mami, sa gitna ng sala. Siguro doon mag-isa ka lang. Pikit. Sabay dasal. Diyos ko. Tulungan niyo po 780. Pagkatapos ng panalangin, huwag mo na dumilat. Ikot ng 3 beses. Pagka-ikot mo ng 3 beses, sabay dilat at sabay turo. At ang unang maituro mo, ito gagawin mo. Pag naituro ang TV, anong gagawin? Alam nyo, mga TV, masamang influensya sa mga anak nyo. Diba? Pag umaman ka, bumili ka ng flat screen na TV maganda. Diba? Pag naituro mo ang lola mo, iihi pala. Si lola, iihi. Antigo yan, pan 7 heads yan. Pag pianan mo, naituro mo, anong gawin mo? Huwag mo isang lahat, ibenta mo na. Anong point? Maraming paraan. Diba, salt? Nagagawa ng paraan? Ngayon, kung gagayahin niyo po ang ginawa ko at nangutang ako, tip lang po, mahirap mangutang. Although magaling kang mangutang, di ba? Diyan kang magaling eh. Pero mahirap utangin ng 8,000. Gusto niyo mapadali? Kung yung unang tinuro ko 2 minuto, ito overnight. Kinabukasan pag gising mo, may 8,000 ka na.
Oo, sigurado to. Sumunod ka sa sabihin ko, sigurado to. Okay, ganito. Kung kayo mangungutang, huwag kang mangutang na isang tao. Chumi, ganito gawin nyo. Maghanap ka ng walong kaibigan, utangan mo ng tigi 1,000. Okay. Mas magaan po ang 1,000 kumpara sa 8,000. Ganito, sa text lang. Para walang emotion, di nakakaya. Kasi mga, bro, po tayo 1,000, nakakaya pagharapan. Sa text lang. Ito po yung format ng text. Ganito ang dialogue mo, friend. Favor naman. Grabe, nakita ko negosyo. Friend, 8,000 ang kapital eh. Pero may 7,000 na ako. Kahit wala pa, di ba? Hindi ka nakakaya kasi may 7,000 ka na, di ba? Friend, short ako ng 1,000 lang eh. Ikaw na ang huli kong kaibigan malalapitan. Friend, tulungan mo na ako. Wala akong malapitan kundi ikaw. An option sent to all your friends. Solve hindi. Okay, ito na. Kinabukasan, sumali ka. Pagkasali mo, balikan mo ang 8 kaibigan mo. Dala ang produkto. Etong 8 taong to, bentahan mo ng product. Hindi makakatanggihan. Bakit? May utang ka. Friend, power. Ito yung product namin. Iwanan ko sa ito, ha. 1-2 yan, friend, ha. 1-2. 1,000 utang ko sa'yo. Friend, may utang ka sa'yo 200, ha. Gagamitin. Kapatid, may pagmamalaki natin pag ginamit bago gustuhan. Pag nagustuhan, magtatanong. Mare, meron ko ba dyan? Meron pa. 1-2 uli. Mag-member ka na. Friend, bakit? 900 pag-member. Magkano membership? 780. Wala ako yan. Hanap ka rin 8. Okay. Kung ang mga kaibigan mo alam mong hirap sa buhay, humanap ka ng 16 na kaibigan, utangan mo ng? Mas maganang 500. Or kung talagang medyo hirap, 32, take 250. Friend, hindi ko pa rin kaya ang 250. Eh, 64 na kayo. Take 125 na lang. Pag ito na ang inuuta mo sa mga friends mo, isa lang ibig sabihin yan, mga poor ang friendship mo. Alam niyo yung formula yan? Poor. Poor plus poor. Anong sagot dyan? Dukha. Pag hindi pa rin kaya ng mga kaibigan mo to, huling option, mga kapatid, maghanap ka na ng 7-9-18 kaibigan, utangan mo ng tigpipiso. Anong point? Maraming? Kapatid, di bali ka ng walang 7-9-18, huwag ka lang walang paraan. Tama? Alam ko, pare-pares na iba, wala talagang pera. Pero kapatid, napakarami ng paraan. Tama? Ngayon, kung hindi mo kaya talaga, kung ayaw mo to, may third option na ibibigay sa'yo. Dasal, utang, o pangatlo. Paraan, mamili ka na sa sinabi ko. Pag hindi ka pa nakapamili, ewan ko na sa'yo. Huling option, pwede kayo maghati, magkaibigan. Hating kapatid, friend, partnership tayo. Normal po sa negosyo, isang restaurant, dalawang may-ari. Diba? Negosyo to, pwede kayo partnership. Take 3,990 kayo. Hating kapatid, hati kayo sa produkto, hati kayo sa kita, gawa kayong MOA. Ano yung MOA? Memorandum of Agreement, kasulatan. Na kayo nagkakasundo na yung isang account kayong dalawang may-ari, may MOA doon. Ngayon kung hindi nyo kaya ito, humanap ka ng 4. Hindi partnership tawag yan korporasyon. 4 kayo. Kasi pag partnership, dalawa lang, di ba? Par corporate account, 1,995. 4 ang may-ari sa isang account. Kung hindi nyo kaya ito, humanap ka ng 10 kasama. Hindi korporasyon tawag yan asosasyon. Asosasyon ng mga poor. Ikaw ang presidente. Ikaw na presidente ng mga... Magkano yan? Divide 10. 798 lang. Magaan. Pero 10 kayo may-ari. Pag hindi nyo kaya ito, umanap kayo 100. Hindi asosasyon tawag yan. Tawag yan kooperatiba. Ang dami nyo na. Take si 79 pesos and 80 centavos kayo. Eto maganda dyan. Pag kumita kayo ng 1.5, 100 kayo. Take 15 lang kayo. Less 10% tax. Kaya maiwan sa cheque mo is 13.50. Pagpunta mo ng BDO, tatlong ID hahanapin dyan. Pag hindi mo pa rin kaya ito, abay kahabag-habag na ang buhay mo. Eto bagay sa'yo para matapos na paghihirap mo. Ano yan? Gulong, pasagasa ka na. Alam nyo, minsan kailangan pangitiin po kayo. Ayun bakit? Alam nyo po ba yung pagngiti correspond sa isip mo? Pag nakangiti ka, automatic positive iniisip mo. Kahit negative ka, basta't ngumiti ka na, nagiging positive ka na. Tama? May nakita ang nakangiti negative? Automatic, pag ngiting ganon, align sa utak mo. Pag nakangitit negative yan, masama ugali niya, di ba? Bakit kailangan tumawa? Ganito po yan. Sabi daw,
Pag daw nakangiti, nagiging positive ang aura natin. Kanina po, patawa ng patawa dito. Merong isang tao dito, sa gawi dito po, i-drawing ko ng konti. Ganito itsura niya. Nakasimalmal. Alam nyo, according to the law of attraction, ganito yan. Pag ganito daw ang human aura mo, negative po yan. Ang tanong, ang blessing, positive hindi? Tiyan po din, align or misalign? Law of polarity, nagtutulak kanyang dalawang yan. Kung ang positive energy papunta sa tendency niya, tumalbog o umalis sa'yo. Bakit? Lagi ka nakaganito. Pwede namang, ang pangiti po is skills po na pag-aaralan. Pwede kang ngumiti. Ikaw ang magkukontrol niya, pwede. Pag uwi mo na may mag-practice ka, di ba na magpa-practice ng pangiti? Dahil pag naging ganito, nagiging positive ka. Ang tanong, ang blessing, positive. Salo. Lahat ng biyayang pupunta sa'yo, nahihigop mo. Hindi lang kusang pumupunta, kundi hinihigop mo. Kaya kapatid, obligasyon mo laging nakangiti. Bakit? Para maging positive ka. Ngayon, pag nakita mo ito, mame, nag-iisa po ito, hanapin nyo. Pag nakita mo ito, tabihan mo. Bakit? May tumatalbog sa kanya, sa'yo ang punta niyan. Diba? Alam niyo, madali pong ngumiti. Napakadali pong ngumiti. Madali lang. Paano? May tinuro sa akin dyan, count your blessing. Para lagi ka naka-smile, tinuro sa akin, Nestor, pag-isip mo ng umaga, bago matulog pala sa gabi, maglista ka ng 10 blessing mo ngayong araw na to. Wala kang ang pera, pero buhay ka. Wala kang sapatos na maganda, may paa ka. Alam mo, Lord, thank you po sa paa ko. O papiliin ka ni Lord, anong gusto mo, paa, sapatos? Blessing kaya ang paa. Diba? Alam mo, yung magbuhay kang ano, napaka... Kasi pag nagbilang ka ng blessing mo, lagi ka nakangiti. I'm blessed ko talaga. Kapatid, requirements sa pagyaman, in getting what you want, first requirements, you have to be thankful for what you have. Tama? At tandaan mo, tandaan niyo po ito, mga kapatid, ha? Hindi mo kasalanan kung isinilang ka mahirap. Ang kasalanan, kung mamamatay ka pa rin, mahirap. Bakit? Marami pong taong sinisilang na mahirap yung mayaman. Napakarami niyan. At marami din taong sinilang na mayaman na isang makikita mo, mahirap. Kapatid, ang pagyaman po natin ngayon 2014, hindi po yung nakasalalay sa laman ng bulsa mo. Ito po yung nakasalalay sa laman ng isip mo. Kasi kung iniisip mo na kaya mong yumaman, tama ka. Kung iniisip mo hindi mo kayang yumaman, tama ka. Lahat ng iniisip mo, tama ka. Hindi may tama. Tama ka. Lahat ng iniisip mo, tama ka. Sino po ang taong gusto maging mali? Taas po ang kamay ng mga taong gusto maging mali. Ako lang, ayoko din. Anong point po? Yung nangyayari sa atin ngayon, yan ang tamang ginawa mo dito, at ang mangyayari sa'yo bukas, kapatid, dapat ingatan mo ang gagawin mong desisyon ngayon. Sabi nga, your destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. Pumili po tayo ng magandang buhay. Tandaan niyo po, hindi po nabubuhay ang tao sa pagmamahalan at sa kapayapaan. Pwede yan, nagmamahalan at kapayapaan, pwede. Pero hindi pwede pumunta ka sa doktor, Dok, may sakit po ang anak ko. Nagmamahalan po kami mag-asawa. At punong-puno po kami ng kapayapaan. Hindi pwede. Subukan mong pumila sa Chowking. Order ka lahat ng pagkain. Dala mo lang kapayapaan at pagmamahalan. Itataboy ka dyan. Sinisigurado ko sa'yo. Money is not the most important things in this world, but the lack of money affects the most important things in this world. Importante po na may pera ka. Tama? Mas marami kang charity'ng magagawa pag may pera ka. Mas marami kang kabutihan magagawa pag may pera ka. Okay, tapos na po tayo mga kapatid. Palakpak! Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, huwag muna kayong tumayo. Kasi may gumagalang masamang espiritu sa mga tumatayo, sa inyo pumupunta yan. Okay. Okay. Bumalik kasi na ako. Natakot sa espiritu. Okay, ito po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, ako po yung may isang kwento. At pagkatapos po ng kwento ko, may pag-share rin ako dito. Andiyan ba si, ano, si Upline? Naka-ready ba? Okay, okay. Okay, ganito po. Cut daw, cut. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, may isang kwento po ako. Okay, RJ, tama na ka dyan. Balik ka na dyan. Ito sa camera. Okay, may isang kwento po ako. Para saan ang kwento? Sa lahat po na magjo-join at sa mga hindi magjo-join. Sa mga magjo-join nga po pala kapatid, pumunta po kayo ng third floor. Diyan po ang cashier natin. Third floor, pila po kayo. Medyo mahaba-haba lang pila. Pwede po kayo magbayad ng credit card. Pwede po kayo mag Visa or Mastercard. Pwede kayo mag-cash din po. Sa mga magjo-join, doon po kayo pumunta sa third floor. Mag-elevator po kayo. Pasama kayo sa inyong sponsor. Pakakapihin kayo ng sponsor nyo doon.
Sa mga hindi mag-jojoy, huwag muna kayo makigulo doon, ha? Dito po ang daanan nyo. Para mag, maraming tao, dito ang daanan mga hindi nag-jojoy. Ano po yan? Bintana po yan. Nabiro po. Mataas-taas po yan. Nabiro po. Sumali o hindi ka sumali, I'm sure may naliwanagan sa inyo ngayon hapon na to. Tama? Ito po ang kwento, mga patid. Ito'y kwento para makapag-decide ka ng tama. Para makapag-decide ka ng tama. Sa isang barangay, may isang lalaki doon, ang pangalan si Pedro. Si Pedro po, kinabukasan, pumunta sa bahay niya, yung mga kabarangay niya. Ang sabi kay Pedro, Pedro, umalis ka sa bahay mo. Sumama ka sa amin at tayo lilipat sa evacuation center. Sabi ni Pedro, bakit? Magkakaroon ng malakas na ulan, babahain ang area natin. May bagyo daw na parating, super bagyo. Sabi ni Pedro, mga kapatid, mga kabarangay, mauna na kayong umalis, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinabukasan, tumodo ang ulan. Todong-todo. Umabot ng second floor ang bahay, ang tubig sa bahay ni Pedro. Si Pedro lumipat ng second floor. Maya-maya may dumating na isang lalaki nakabangka. Sabi ng lalaki nakasakay sa bangka, Pedro, sumakay ka sa bangka. May parating na namang isang bagyo, tagilid ang kalagayan mo dyan. Huwag masyadong matigas ang ulo, Pedro. Sabi ni Pedro, Kapitan, umalis ka sa harapan ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan po, tumodo ang ulan. Inabot po ang bubungan ng bahay ni Pedro. Lubog ang buong bayan. Pero si Pedro po, buhay pa, nasa bubong. Maya-maya, may dumating na isang rubber boat. Nakasakay yung lalaki sa rubber boat. Sabi nung nakasakay sa rubber boat, Pedro, ako ang mayor ng bayan. Sumakay ka sa rubber boat na to kasi mamayang gabi, magpapabukas ako ng dam sa bundok. Delikado, Pedro, pag hindi ka sumakay, delikado kalagayan mo. Pero sabi ni Pedro kay Mayor, Mayor, umalis ka sa harapan ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinabagabihan po, pinabuksan ang buong dam, buong bayan. Lubog ang buong bayan. Pero si Pedro po buhay pa. Nakasabit sa antena. Pawe, may anting-anting si Pedro, ano? Eto na po. Exciting, ano? Maya-maya, may dumating po isang helicopter. Umiikot yung helicopter. Sabi nung nakasakay sa helicopter, Pedro, ako ang presidente ng Pilipinas. Iniwanan ko Malacanang para iligtas ka, Pedro. Pedro, iabot mo ang kamay mo, personal kitang ililigtas. Pero sabi ni Pedro kay Presidente, Presidente, umalis ka sa harapan ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Kinagabihan, si Pedro po ay nasa Panginoon Diyos na. Patay si Pedro. Patay. Tigas na ulo eh. Ito na, pagdating ni Pedro sa langit. Ito po yung kwento lang, walang religion na involved. Pagdating ni Pedro sa langit, nagwawala si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Ako po yung mabait na tao, madasalin at araw-araw puro kabutihan ang ginagawa ko. Pero bakit niyo pinabayaan mamatay? Sumagot ang Panginoon. Sabi ni Pedro, Pedro, hindi kita pinabayaan. Wala pang baha, pinasusundo na kita. Ang tigas ng bumbunan mo. Sabi ni Pedro, kayo po ba yung nagpasundo? Oo. Pedro, tumaas ang baha. Naalala ba si Kapitan may dalambang ka? Ako nagpapunta dun. Ay, ganun po ba? Tumaas ang baha si Mayor. Wag, sabi ko kay Mayor, huwag pabubuksan ng dam. Iligtas mo muna ang anak ko si Pedro. Hindi ka sumama. Pedro, nakasabit ka na sa antena. Nagrenta pa kami ng helicopter para iligtas ka. Pedro, ang may kasalanan, hindi kami, hindi ang tao, kundi ikaw. Ang tanong, sino si Pedro? Samahan nyo, ha? Si Pedro po, hindi ako, hindi ikaw. Si Pedro. Si Pedro po, representing the way we choose, we decide. Di ba may choice siya sumakay at may paiwan? Ang baha po nire-represent ang kahirapan. Tayo po yung kwentong to. Ang baha po representing ng struggle, kahirapan ng buhay natin. Yung nasa harapan mo, yun po yung sasakay ka ba? Yun yung po yung opportunity, sagot sa dasal mo. Madalas ka na, Diyos ko, sana po mabubuti na ng kalagayan ng pamilya ko. Diyos ko, sana makapag-aral ng mga anak ko sa magandang school. Kapatid, walang bababang anghel para bigyan ka ng sobre, ito yung pang-enroll ng anak mo. Hindi ganun yan. Pero bibigyan ka ng opportunity para makapag-enroll ng anak ko sa private school. Ang AIM Global po, parang isang opportunity na sa harap mo ngayon. Mamaya, paglabas mo, may itatanong sa'yo, nag-invite sa'yo. Ano sabihin sa'yo, sakay na. Tatanggalin kita sa kahirapan mo. Dalawa ang pwede mo isagot dyan. Mauna ka na. Hindi ako pababayaan. Or pwede ka sumama sa amin. Kapatid, pag sumama ka sa amin, dadalhin po namin kayo sa pangarap. Yan po ang vision namin sa inyo. Gusto po namin matransform ka from ordinary people to extraordinary millionaires. Sa AIM Global, may mabilis,
May mabagal, pero isa lang po ang sigurado, sigurado. Kapag nag-aim global ka, sigurado, yayaman ka! Okay guys, bago po tayo maghiwa-hiwalay, may pag-share lang po ako. Na-inspired po ako sa taong to kasi siya po'y part-time na ginagawa ang negosyo. Part-time. Katulad ko. Actually, isa sa mga direct ko to na nakilala ko lang sa Robinson, nakabanggaan lang kami. Pero after magkabang, nagkakapagkwentuhan, engineer by profession, part-time empleyado, full-time negosyante. Part-time empleyado, full-time negosyante. AIM Global, ginagawa